off, nandito tayo ngayon sa Scouts Honor kung saan nagtatrabaho si Kuya Darwin. Scouts Honor is the first craft cookie store and actually in the world because this concept was formulated by me and my partner Christine Lotilia. Kuya Darwin, meron akong surprise sa'yo. Kasi balita ko na sa Scouts Honor meron kayong bagong cookie na tinatawag na gooey ube. Isa sa mga hindi pwedeng mawala sa Noche Buena, sa handaan, ay mga ube. Tama! Season na lang ube dahil 8 buwan itong pinapatubo. Kadalasan tuwing November, December at January ito inaani. Kaya ngayong hapon, Kuya Darwin, invite po natin si Chef Anton. Chef Anton, please join us! Hey, Kuya Darwin, Chef Anton. Nice to meet you. Nice to meet you po. Tuturuan tayo ni Chef Anton ng alternative na ingredients para gumawa ng ube halaya. Yes. Ang mga sangkap na kakailanganin sa paggawa ng ube halaya ay ang margarine, evaporated milk, condensed milk, ube, at ito, pinapakuluan na natin yung ating tubig. Lagyan lang natin siya dyan. Para lang tayong gumagawa ng mashed potato. Pakuluan lang natin hanggang sa lumambot na siya. Tapos, babalatan natin mamaya. Eto na! Malambot na ang ating ube at nabalatan na siya. So, gawin natin is grate natin siya. So, parang okay. Para maging pinong-pino siya. So, folks at home, ingat-ingat po tayo sa pagkayod ng ating ube. So, dahan-dahan lang po tayo. Ang maganda po dito sa ube is yung cooking time po niya depende po sa atin. Kung gusto po nilang medyo mas matigas, mas mabilis po siya i-grate. Pero kung mas matagal, in-overcook po natin, which is okay. Do not, huwag po, tayo matakot. Pwede natin siyang gamitin ng tinidor. May aaminin po ako sa inyo, mga kaleo. Ngayon lang po ako nakakita ng ube na talagang from scratch. What? Kasi usually nga, yung napupunta sa amin, yung gawa ng ube, yung nakabote na, oo. Yung ube halaya pala, talagang mas okay kung gagawin mo siya na may kasama ka. Tapos na ako, Chef. Ba, bilis ah. Ito na po. Ganyan na siya, ang dami. Yeah. So, madami bang magagawa nito, Chef? Yes. Okay, Chef, ngayon na nag-grate na natin lahat ng ube, what is the next step? Pukunin natin ating panutsa. Panutsa? Yes. Lulusawin muna natin siya. Wala tayo ng konting tubig para hindi lang siya mag-scorch. Masyang ano? Yung ano lang siya? Punong. Yes, kaya siya nag-ganito kasi niluto siya sa baho. Mula sa sugarcane ang panutsa at gaya ng muscovado sugar, healthier option ito. Ayun, so medyo nalusaw na siya. Oo, at ang bango, Chef! Yes! Bango so, na? May Pasko! So, ang maganda dito is, yung consistency niya ganito, ingat lang tayo na ayaw natin siya masunog kasi konti-konti lang masusunog na siya. Umpisahan natin sa paggamit ng margarine. Ito yung sinubstitute natin sa butter. So, add na natin yung ating ube. Ayan na! Okay. So, halo na natin yung ating panutsa dito. Lagyan natin yung ating Evaporated milk? Yes. Mm-hmm. Ang difference ng evaporated milk sa regular na gatas is, number one, a little bit creamier siya. Number two, kasi yung ano niya, yung, how should I say this, yung liquid content niya, na-evaporate na. Next step natin is yung ating condensed milk. Hahaluin lang natin siya. Nangahaluin hanggang sa kumapal siya. Importante dito yung paghalo kasi kung hindi natin hinalo, didikit siya sa ating pan. Nalay na ako, Chef! Okay na po ba to? Yes! Parang... Pwede na. Pasok na. Yes! Success! Okay na! Yes! I did it! Dito, ito yung tinatawag namin na craft cookie area. Craft so, cookie area. First step, pipili ka ng dough, then pipili ka ng 3 toppings. Ilan sa flavors ng cookie dough ay ang chewy matcha, Horlicks cookie, double chocolate, at red velvet chewy. Meron din kaming bagong dough. We have ube dough. So, ito. Ayan, perfect pang Christmas! Ube dough! Okay. So, scoop ka ng 75 grams. Medyo malambot lang siya kasi yun yung texture talaga ng ube. After gumawa ng dough,
time to choose your toppings. Una, lagay ka ng chocolate. Ganyan? Or tas kalat-kalat mo. Okay. Then next, Oreo. Then last is marshmallow. So maganda kasi yung marshmallow na siya yung pinaka-on top. At least pag nag-melt, masasakop na yung mga toppings. So parang, kumbaga sa pizza, mozzarella effect. Ibibake natin ng 8 to 10 minutes. Ah, mabilis lang. Mabilis lang siya. Ayan! Ayan na siya. Ano? Yeah. Iima na? Yes. Iim! Yung Oreo na nilagay ko, parang naging chewy and crunchy. Yes. Tapos yung marshmallow talaga, guys, sobrang sarap. Okay, Kuya Darwin, magsimula ka ng mag-day off! Dito lang ako dahil kakain pa. Sobrang deserving ni Kuya Darwin na day off winner kasi talagang passionate siya dun sa trabaho niya, ginagalingan niya, at saka higit sa lahat, ginagawa niya yun para sa pamilya niya. Talagang inspired siya na magkaroon ng negosyo para sa kanila, makapag-ipon para sa future nila, at saka naramdaman ko talaga na napakabait at napakasipag ni Kuya Darwin.